Oh, ito na nga pala yung continuation ng ating paglalagay ng switch at pagbabattery operated ng ating stator driven na headlight. At the same time ay maglalagay na rin tayo ng ating voltmeter. Kung mapapansin nyo is hindi na ganun kagulo o hindi na hawa bulbol na parang bulbol ang ating harness kasi nabalutan na natin siya ng electrical tape na tulad dito. At halos parang bumalik na rin siya sa dati niyang itsura. Ang pagkakaiba nga lang ay kulay pula yung ating ginamit. Tara, medyo mag-recap tayo sa ating mga ginawa. Unang-una, ang ginawa kasi natin dito is pinaghiwalay natin yung apat na wire which is nanggaling sa stator, nanggaling sa rectifier, sa stoplight at sa headlight. Ang ginawa natin is pinag-connect natin yung dalawa, yung stoplight at yung sa headlight, at pinag-connect din naman natin yung sa stator at sa rectifier. Para itong nandito sa headlight mo tsaka sa stoplight is malalagyan natin ng switch. Inuulit ko, kung gusto natin ng stator driven pa rin, ay kukuha tayo ng supply dito sa stator niya. Kung ang gusto naman natin ay battery operated, ay doon tayo kukuha ng line niya, doon sa may kanyang auxiliary line. Yan, mula dito sa baba, yung wire, halos din yun na makikita kasi nabinalutan ko na siya ng electrical tape, ay dito natutugon yan hanggang makarating kayo rito sa ginawa nating switch. Ayan, oh. Yan, dito sa ginawa nating switch at ito yon. Pinutol niya yung wire na nanggagaling doon at magkakaroon tayo ng supply dito sa dito hanggang sa magiging supply at dito tayo mapupunta ngayon sa pinaka auxiliary line niya. Tapos ang ginawa natin is ito yung galing sa pinaka stoplight nyo at ito na yung papunta ng switch. Ang ginawa natin, hindi natin siya pinagtugtong dahil anytime is pwede natin siya ma-separate from the kanyang linya. Tulad yan, no? Ayan, kunyari pagpuputol-putulin mo na to kasi nga tatanggalin mo itong headlight mo is magagawa mo na siya, kaya naglagay tayo ng mabilis na pag quick release at quick on na ganitong connection. Ito ngayon yung galing mo sa isang switch mo. Ito ngayon ang isang galing ngayon na sa isang switch mo, which is ito naman ang ilalagay natin dito sa ating auxiliary line. Kaya hindi ko muna siya ginawa dahil itong kabilang linya na to na galing din sa switch, para pag kinunik mo rito is magkakaroon ka na ng battery operated dahil dito na manggagaling ang supply mo. Ayan. At din pagkatapos pagdating sa switch, tapos susupply nyo naman dyan papunta sa stoplight at headlight mo. Kasi magkukunik pa tayo ng isa pa rito. Ikukunik naman natin yung yung ending voltmeter. Ito yung ating voltmeter na nabili, which is hindi naman siya ganun kamahal. Dito tulad ng mga tigbo 400 talaga. Ito around 250 lang naman yung voltmeter na to. Ito, napakadali ng ikabit tong voltmeter na to. Unang-una is hanapan mo lang siya na pwesto na paglalagyan mo. Then sa linya naman yan, makikita mo dalawang wire lang. Ayun, no? Pula at itim. So ibig sabihin, alam mo na kung saan ilalagay yung pula at alam mo na kung saan ilalagay yung itim. Yung pula sa positive side ng baterya at yung kulay itim naman ay sa negative side ng baterya. Kaya ngayon ay hahanap ka ng connection dito. Kaya ngayon itong pula na to ay ilalagay natin dito kasama nitong sa switch ng iyong headlight. At i-attach natin dito sa auxiliary line. Bakit natin dito i-attach to? Kasi pag dito natin in-attach sa kulay pula, ito kasi nakarekta sa baterya to, ay walang on and off yung yung voltmeter. Ang mangyayari kasi, hindi tulad dito sa kulay itim, once na pinatay mo yung switch at binuhay mo pala yung switch, is automatically mag-on to itong linya na to. So ganyan ang gagawin natin ngayon. Kakat na muna natin ito at lalagyan natin ng isa pang linya para makunik tong dalawa na to. Siyempre, bago natin simulan, kunin nyo muna tong pasunod na mount ng inyong voltmeter. Then saka kayo ito dito ko siya na gustong ilagay dito. Kasi kaya ngayon ang ginawa natin is binutasan muna natin siya ng maliit para hindi masira yung pairings nyo pag kinabit nyo na. Then ang susunod nyo gawin ay siyempre ikabit nyo na to, i-screw nyo na rito sa kanyang pairings. Hindi naman kadali. Tapos kunin mo na yung voltmeter mo at pagkayari mong kabit to, isaka mo na siya mount. Ito, kaya dito ko siya na gustoon ilagay dahil ang gagawin ko sa wire na to, hindi na ako bubutas. Isa side ko lang siya ng ganun para pumasok sa loob. Yan ang gagawin ko ngayon. Ayan. Hanggang sa i-attach ko lang siyang ganun. Ayan, ganyan.
Ah pala, may isang pasunod na wire yan. Yeah, may pasunod na wire na ganito eh. Siguro naisip ko na lang na dito yan. Kasi mukhang madali matanggal eh. Dito, para siguro maitalim pa ganun. Para hindi siya basta-basta mahuhulog. Ayan. Ayan, diba? Putulin na lang natin to. Saka natin i-rewire na to papunta doon sa ating auxiliary line. Dahil doon tayo kukuha ng supply nitong positive. Tapos ito, i-ground na lang natin siguro kung saan natin pwedeng i-ground. Kahit dito mismo sa body ng ating motor pwedeng i-ground to eh. Kasi na-connected naman yan. Tapos ang sunod natin ginawa is nagdugtong tayo ng wire dito sa ating voltmeter para maharami tayong pwedeng pagkabitan nito. Sabihin ko kasi pag ito lang bitin, eh mas maganda kung mahaba siya. So yun ang ginawa natin, dugtong ng wire. O yan, malapit na tayo. Bale, ito na yung dalawa. Pagsasamahin natin ito. Itong galing ng switch mo, which is pang headlight mo, tsaka stoplight. At ito ngayon sa voltmeter mo. Pagsasamahin natin yung dalawa na yan dahil iyan ang kanilang power supply at ilalagay natin dito sa kanyang auxiliary line para magkaroon siya ng supply ng power. Dito ang gagawin natin dito, which is magkakat lang naman tayo rito sa kulay itim na to. Magkakat tayo at kukuha tayo ng wire dito at lalagyan din natin yun ng connector. Ayan, lalagyan ko na nga pala ng connector yung dalawa. Yung connector natin ganito lang ano. So iipit mo lang yung wire na yan, babalatan mo at may kukunik mo na itong dalawa na to. At ito gagawin natin sa kabila para makita nyo. Ngayon naman, ito yung ating tatapyasan. Tatapyas na tayo ng kante para lumabas yung ano. Para lumabas yung wire gamit ito. Ayun, lumabas na yung wire niya. At ngayon, ihiwain na natin itong ito para magkaroon siya ng open wire. Tapos ihiwain natin ng kanti para lumabas tong wire. Ingat lang kayo, huwag niyong susugatan yung wire niyo, sayo, baka maputol. So yan, wait lang. So yan, pagkatapos natin ma-expose itong ating black wire, yung auxiliary line natin, saka tayo gumamit na natin ng another connector. Ikakabit naman natin dito, i-attach lang natin. Tapos ang gagawin ko rin dito is hinanga natin para hindi siya mahugot. Yan, i-attach ko lang ganun. Tapos hinang. O yan naman, kahit hindi na siguro, kung wala kayo pang hinang, pagkaikot nyo ganun, sigurado nyo lang, nalagyan nyo ng electrical tape para secure na secure siya. Kasi ito ang itatouch naman natin dito. So yun ang positive supply natin ngayon, na nanggaling sa switch para namamatay siya. So, hinangan ko muna, then babalutan ko na to. At sigurado, tapos na tayo. Yan, hinangan na rin natin, tapos na ilagyan na natin ng electrical tape. Maganda nga sana kung puro itim eh, kasi may mga pula akong electrical tape na gamit. Maganda kong itim sana para malinis na malinis. Then syempre, ang susunod natin gagawin is mag-connect na tayo itong ating connector. Then ito, syempre, snap on lang. Napakadali. Yung ganun lang. Diba? Napakadali. Saka mo na itatabing ganun. Kanaman na siya sa wire. So ngayon, pag nagtanggal ka ng mga wiring mo, ay napakadali. Hindi ka na magpuputol ng mga wire sa pamagitan ng cutter. Tatanggal-tanggalin mo lang yung mga pinagkakabit mo. So ganun lang siya kadali. Ayan. So ngayon, ikabit mo ulit. Diba? O ayan, tapos na tayo. At pwede natin siyang testingin. Pero bago natin testingin, isasabihin ko muna to. Lahat ng ginawa natin dito is reversible. Ibig sabihin, pwede nating ibalik sa dati. Kung ayaw mo ng battery operated at hindi mo siya type, pwede mo siyang ibalik sa stator driven. At kung gusto mo, naka-automatic head-on ka, kasi nga hindi mo type na may switch, is walang problema. Tanggalin mo yung switch. O kaya naman, ay i-on mo na lang lagi yung switch mo. Para sa ganun, is meron ka pang option kung gusto mo siyang patayin. Di ba, mas maganda yun? Mas marami kang option. Ang kailangan mo lang is tamang kalaman para magawa mo lahat ito. So tara, testingin na natin siya. So yan, dito muna tayo. Try mo muna natin siyang i-switch on yung ating ignition switch. Dapat tingnan natin yung battery operated ay yung ating voltmeter ay meron. So ayan, yun 12.7 yung ating boltahe. At testingin naman natin yung ating headlight kung naka-battery operated na. Malamang bababa tong ating boltahe rito sa ating voltmeter. So yun, bumaba sa 9.5, ibig sabihin meron tayong headlight sa harapan. Tara tingnan natin. So ayan, meron nga oh. So papatayin natin ulit. Then open out natin siya. So yan, ayos, ganda yung gawa natin. Working siya, yung ating pagka-battery operated nitong ating headlight. So yan, ito yung ating voltahe ng ating voltmeter. At testingin naman natin siya pag running kung ano yung kung gumagana yung ating
charging system. Ayun, bumaba siya, then ibig sabihin tumataas yung voltahe, at ibig sabihin gumagana yung ating charging system. Saka natin i-on yung ating headlight at siguradong bababa ulit yan. Kaya bumaba na siya ng 10.6 kasi naka headlight on ka na eh. So mas maganda kung isuswitch na natin siya, para switch off natin yung ating ilaw para makapag-charge yung ating baterya, at sa gabi na lang natin siya gamitin. So ayun lang mga bossing at mga pare ko, ganun lang kadali kumuha ng battery operated na headlight, at maglagay ng switch, at maglagay na rin itong voltmeter. Hopefully nakatulong tong aking video sa mga nagnanais na gumawa ng ganitong mga gawain sa kanilang mga motor. So hanggang dito na yung aking video. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam na sa inyo. Paalam.